Magandang gabi, Pilipinas! Narito ang mga pangunahing balita ngayong araw. PDP laban ang pardito ng dating namuno sa administrasyon ni Pangulong Rodrigo Duterte ay naglabas sa matinding bayag laban kay Pangulong Cutting at sa kanyang maibahay na si First Lady Liz Desmonds. Ayon sa mga ulat, tila nabigla at nabahala ang mag-asawang Marcos sa mga osasyong inilahat ng PDP laban. Sa isang press conference na ginanap kaninang umaga, minatikos ng PDP laban ang administrasyon ni Cutting dahil sa umano'y kakulangan ng akusasyon at ilang mahalagang isyu sa bansa. Ayon sa partido, tila na isang tabi ang ilang pangako at pagbabago na ipinangako noong kampanya. Dagdag pa nila, ang pag-iral ng ilang mga kontrobersya at anomalya sa gobyerno ay nagdulot ng pangamba sa publiko at maging sahanay ng kanilang partido. Sa kabila ng mga akusasyon, nananatiling tahimik ang Malacan niyang ukol sa isyu, subalit may mga ulat na nagsasabing labis na naaapektuhan ang mag-asawang Marcos sa mga bayad na ito. Ayon sa isang malapit na kaibigan ng pamilya, hindi inaasahan ng Pangulo at ng unang ginang ang biglang pag-atake mula sa PDP laban na nagdulot ng pagkabahala at pag-iisip kung paano haharapin ang mga susunod na hakbang ng partido. Patuloy naming babantayan ang mga susunod na kaganapan ukol dito. Well, ito nga ang balitang ating pagkakatutukan. Ngunit bago ang lahat, siguraduhin mag-subscribe at i-hit ng notification bell para tuloy-tuloy ang pagtutok mo sa mga bago at nagbabagang balita dito sa Bangon Pinas. Magandang araw mga kaibigan. Pag-usapan natin ngayon ang mga latest moves ng PDP laban. Kung sa chess pa, these are wise moves. Nako, natataranta na, nagpapanik na ang powers that be. Junior, Mamsi, and Tamba. Unang wise move ng PDP laban after yung kudita sa Senado. Itong si Senator Rubin Padilla, ginawang PDP laban president. Kasi yung dating presidente, si Congressman Alvarez ng Palawan, I don't know kung basta pinalitan. In-announce ito ni Senator Tolentino na si Senator Padilla na ang magiging PDP president. Okay. So, anong kinalaman nito sa PDP president doon na sa Senado, no? Alam nyo, yung sabi ni Senator Subiri, isang dahilan bakit siya sinibak kasi hindi umuusad yung charter change. Hindi niya nasusunod yung kagustuhan ng powers that be. Alam nyo na. Lam na lam ng taong bayan. Na gustong-gusto nila na maipasa na yung charter change para mag-perpetuate sila in power hanggang 2034 and beyond. Nako. So, ang nakabinbin na lang sa Senado bago itong nag-break sila, no? Bago napalitan si Subiri, yung resolution of both houses number 6, yung resolution of both houses number 7, pasado na sa Kamara. Yung number 6, nasa Kongreso, nasa Senado, hindi pa nagagalaw. And then, napalitan ang Senate President dahil mabagal, hindi sumusunod sa utos. Ano ngayon? Ito yung nakita kong wise move ng PDP. Yung ginawang presidente ng PDP, naghain ng panibagong resolusyon sa Senado. Anong resolusyon? Resolution of both houses, number 8. Ano ang nilalaman ng resolution both houses number 8? Magkakaroon ng charter change kailang, ano na, through a constitutional convention. Okay? So, ibig sabihin, yung original, yung number 6 and number 7 kasi nga resolution, parehas lang yan. Okay? Parehas, identical.
Yun ang gusto ng powers that be. Ngayon na nag-file ng panibagong resolution of both houses number 8, wala na. Yung hinihintay ng powers that be na resolution number 6 na ma-approve, wala na. Nagreklamo na, nagpayag na ng pagkadismaya si Congressman Rufus Rodriguez. Siya po ang chairman sa House ng Constitutional Amendments. Sabi niya, dilatory tactics yung ginawa ni Senator Padilla. Dilatory, pan-delay o pang diskaril sa diskarte. Kung sa chess nga is ano eh, pampagulo. So, yun po ang mga kaganapan ngayon na lalong nagpa-nervyos, nagpataranta, nagpa-panic sa powers that be na gustong-gusto maipasa yung charter change. Lalo na, itong si Senate President Escudero na matibay yung paninindigan niya na anti-chacha. Sabi nga niya, handa siyang tapatin si Senate si Congressman Romualdez, Speaker Romualdez. Mag-meet sila Sunday. Handa niyang tapatin na huwag na lang paasahin, sabi niya. Kasi yung itong dalawang resolution, yung number 7 and number 6, malabo. Ano yung malabo? Sabi ni Senator Escudero, yung manner of voting, ano ba? Paano yung pag-vote? Separate ba mag-votos ang mga congressman and senator o join? Up to now, hindi pa nare-resolve. Kaya, wala. Malabo ang kapalaran ng charter change na gustong mangyari ng powers that be. Kasi nga, paano ang pagboto? Talon-talo ang mga senador kung joint ang voting. Eh, I'm sure hindi papayag ang mga senador tungkol yan. So kung separate naman, eh, inaamin ni Senator Escudero na kulang ng numbers. Kasi yung dalawang tutol na tutol sa charter change, yung minority, Pimentel and Ontiveros. Dalawa rin na tutol, nasa majority, Marcos and Sinchabillar. O ngayon, mayroon pang bagong nabuo na solid 7. Nako, I am very sure itong solid 7 boboto against sa charter change. Eh, wala na. Eh, plus ito pang PDP laban. Anako, ang PDP laban po, huwag kayong magtaka bakit biglang pumanig sa majority. Apat yung PDP laban na yan. Padilla, Tolentino, Go, and Bato de la Rosa sumama sa majority. Parang lumalabas na pro-administration, pro-Marcos sila para, ano ba, kailang when worst comes to worst, papakita nila kung kanino sila loyal itong apat na PDP laban senators. Yan na, kaya gumagalaw na ang pinapagalaw nila itong si Senator Robin Hood Padilla. So, tignan natin. So, dalawang buwan na mag-break ang mga senador. Okay, so July. Pagdating ata ng SONA ng Pangulo, July 22 ba ang SONA? Yun na, yung start ng third regular session. Start na ng session, SONA. So, abangan na naman natin. Ano ba ang sasabihin ng Pangulo sa SONA? Ako, wala na akong ano, wala na akong ganang makinig sa SONA.
Kasi yung unang sona medyo okay-okay pa dahil naniniwala pa ako na may magagawa. Kaya lang, nung second sona niya, wala, puros, puros magaganda lang pakinggan. Okay, alala ko pa yung sabi niya, yung internet speed. Na, okay, tumaas tayo ng ranking sa internet speed, sabi niya. Mula noon hanggang ngayon, ang internet speed sa aming bahay, sa aming farm, mahinang mahina pa rin. Ano pa yung sabi niya? Yung kaya nating pababain ang presyo ng bilihin, bigas, isda, karne, gulay, asukal at iba pa. Kaya nating pababain through kadiwa. Nako, kadiwa, loko-loko yung kadiwa na yan. Magdadalawang taon ng administrasyon ito, pinagmamayabang nila ang kadiwa nila. Hanggang ngayon, di pa ako nakakita ng real o actual na kadiwa store na napakalaki ang budget. Half billion pesos ang budget ng kadiwa. O, nasaan ang kadiwa? So, dami pa yung smugglers and hoarders, your days are numbered. Bakit pataas ng pataas ang presyo ng bigas? Eh dahil may hoarding. Maro ang mga traders. Oh, so, number one na problema ngayon ng administrasyon ito, yung inflation, lalo na rice inflation, abot ata ng 26%, 23%. Kaya, ang plano nila is i-amend ang rice tariffication law, bigyan ulit ng powers ang NFA mag-import ng bigas para NFA na lang magbenta ng bigas na mura kasi ang mga traders nag-hoard, kinokontrol nilang presyo kaya walang saysay yung sona ng Pangulo na smugglers and hoarders, your days are numbered. Ibig sabihin pala yung days are numbered hanggang 2028, mamamayagpag ang mga smugglers and hoarders. So, good luck po sa PDP laban sa inyong mga diskarte at ang mga iba dyan, hindi na makatulog-tulog, wala na, nagpapanik na kasi yung gustong-gusto nila na charter change, maibabasura. So, kung walang hakbang na maisog, eh katulad ng sinabi nung una pa lang, eh parang susunod na lang po tayo dun sa Agos. Paano po kung yung Agos na yan papunta sa isang madilim na digmaan? Ano ho ang mangyayari sa ating ang nangyayari po kasi ngayon, dahil takot na takot itong mga politiko na ito, yan po ay nagpapatunay na meron po silang itinatago. At ang tinatago po nila, matinding korupsyon na alam nila pag hindi po sila sumunod, kakasuhan pero, sila. Pero kung sila yung dahilan na mayroong pigsa, may sugat ang taong bayan, kailangan iparinig natin, makarating sa kanugnugnugan o nakakanayunan yung problema na dinadanas. Kasi bakit? Ito nga mga kababayan, bago natin ituloy ang video na ito, kung bago ka lang sa aking YouTube channel, baka pwede makahingi ng like at subscribe at click mo na rin ang notification bell para updated ka sa aking nilalabas na bagong video. Salamat po. Kami po ay nagpapasalamat sa lahat ng mga Pilipino na concerned po sa hakbang ng maisog. At sa lahat po ng mga organizers, mga conveners, maraming salamat po sa inyo. At patuloy po kayong sumusuporta at nararamdaman po namin ang inyong mainit na pagtanggap sa hakbangin na sinasagawa natin ngayon para po mag-demand sa ating gobyerno. Doon naman po sa mga kababayan natin na ang tingin po sa atin ay nanggugulo lamang at kung ano-ano pa, namumuliti ka, etc. Ang iiwan po namin sa inyo, huwag niyong ikatakot kung meron man pong hakbang na maisog. Kasi this is not a plot to destabilize the government. Pero kung titignan po ninyo, para din po sa inyo ang aming ipinananawagan. Kasi ho, kung walang hakbang na maisog, katulad ng sinabi nung una pa lang, parang susunod na lang po tayo dun sa Agos, paano po kung yung Agos na yan papunta sa isang madilim na digmaan? Ano ho ang mangyayari sa ating bansa? Ano ang mangyayari sa ating mga kabataan? Napakahirap pong isipin na ang isang third world country na katulad natin ay susuong sa isang napakabigat na giyera. No, alam naman natin noon, sinasabi nila,
China is sleeping giant. Pero ngayon ho, gising na po yung giant na yan. At kung papansinin po ninyo, at para po dun sa hindi mga nakakaalam, may mga kamag-anak din po tayo sa Amerika. May mga kaibigan po tayong naninirahan sa Amerika na umuwi ng Pilipinas. Based sa kanilang sinasabi, almost 80% po ng mga produkto na nabibili sa Amerika, China na rin po ang nagpo-produce. So, massive development po ang nangyari sa China. Kung ang isang bansa natin ang papasok dyan sa gyera na yan, at kung walang hakbang na maisog na mananawagan sa ating gobyerno na huwag kang pumasok dyan, ano na lamang po ang sasabitin ng ating bansa? Hihintayin pa ho ba natin na makita natin isang araw merong isang binagsakan ng bomba at ang mga Pilipino nag-iiyakan na lang? Ang mga bata, mga patay na naandyan sa lansangan, ang mga magulang hindi alam kung saan susuling. Kaya nga po ang sinasabi natin meron na po bang isang local government units o isang munisipyo man lang ang nanawagan sa kanyang mga constituents na nag-request sa pinakamataas na departamento ng ating gobyerno ng pondo para makakuha ng at least 20 hectares man lang na lupain para gawing bunker yan? No? Pinapangunahan natin yung proxy war na sinasabi, pero ang depensa po natin, parang hindi po natin napagtutuunan ng pansin. At ang pinakapangunahing depensa po ng ating bansa, yung kalam ng sigmura. Ang bigas nga natin, napakamahal, wala nga tayong makain . Bibili pa ba tayo ng milyong-milyong halaga ng mga bala? Mag-hire pa ba tayo ng napakaraming sundalo? Kukuha pa ba tayo ng mga kagamitan pandigma? Samantalang yung mga kababayan natin, dinadaan na lang sa kanta yung ipinangakong 20 pesos na bigas. Nasaan po yan? Ang ginagawa po nila, puro superficial . No? Katulad nung may sinasabi, pabababain ng 30 pesos. Pero yan o, hindi pang matagalan yan. Bakit po? Ano ang nangyayari? Ang nangyayari po, ang ating mga lupain na talagang design po yan sa sakahan, no? Hindi ho nagagamit. Lahat po ng mga umuupo ngayon, mga tumatakbong politiko, kaya nga takot sila, pag sinabi sa kanila nung nasa itaas, pigilan nyo ang maisog, otherwise kakasuhan namin kayo, talagang takot na takot sila. Lahat gagawin nila para hindi ho tayo matuloy. Kasi hudang magkaroon po ng so many branches ang United Auctioneers. No? Nakita nyo naman ninyo, sa lahat ng mga parks, nandyan po, tinatambak nila yung mga truck nila dyan. Pero saan po ba nanggagaling yung takot? Ang nangyayari po kasi ngayon, dahil takot na takot, itong mga politiko na ito, yan po ay nagpapatunay na meron po silang itinatago. At ang tinatago po nila, matinding korupsyon, na alam nila, pag hindi po sila sumunod, kakasuhan po sila. Just like what happened po, nakita natin ang ating magiting na maisog na si Governor Edwin Hubahib. Siya lang po yung isang makikita natin na modelo, larawan ng totoong liderato. Bakit ho? Kasi matapang po siyang sumuporta sa hakbangin na ito. Pagkat naniniwala po siya na ang kanyang mga constituents, naghahanap po ng kasagutan at nagdidemand ng transparency, accountability, peace and security. Kahit na ho may pinadala po sa kanyang emisaryo, kausapin siya, pigilan siya, hindi niya ginawa. Nakita niyo naman, walang kakwenta-kwentang kaso, ipinail po sa kanya, pinababa siya. How much more ngayon, itong mga politiko na talagang alam nila sa sarili nilang corrupt sila at ninakaw nila ang kaban ng bayan at ginamit sa mga proyekto na lahat po ng lupain, pati mga taniman, yung mga land grabbing na yan, tinakpan na ng simento. Kaya ang epekto ho, wala tayong bigas. Kasi po, ngayon papansinin ninyo, halos lahat ng mga lokal na politiko natin nakasentro sa development . Di ho ba? Wala naman pong masama na ang ating bansa ay umunlad. Pero isipin din po natin, sa kabila ba ng pag-unlad na yan, yan ba ay nararamdaman po ng isang payak na mamamayang Pilipino na 20 pesos na bigas, hindi siya makabili. So, kung ang takbuhin po ng ating gobyerno ay hindi nakakasabay ang mga maralitang Pilipino, sa dulo po niyan, wala rin pong pag-unlad. Kasi, mawala man po ang hakbang na maisog, meron pong bagong sisibol na mananawagan sa ating gobyerno. At itong bagong sisibol na to, ito po yung nakakatakot. Ito yung nakakatakot. Dahil ngayon po, ang hakbang na maisog ay pinapangunahan ng ating dating mahal na Pangulo, paano po yung sisibol na panibago na yan na hindi natin alam kung saan sila nagbubula? Kasi tandaan po ninyo, sabi nga po nila, ang taong gutom sa patalim kakapit po yan. Huwag po nating antayin na yung mga Pilipino mawala man ng maisog, huwag nating isiping walang sisibol at sisibol. Dahil yan po, napatunayan na po yan daang-daang taon. Simula po noong 1800s,
ang mga Pilipino po ay lumaban sa mga Kastila. Kasi po, tayo po ay ginipit. Kaya nga po, ang sabi ng ating pambansang bayani, hindi pa handa ang ating kababayan para pamunuan ng kapwa niya kakulay o kapwa niya Pilipino. Bakit? Dahil mas magiging alipin lamang tayo ng ating kapwa Pilipino. So yan po hanggang ngayon. Hindi ho natin po pwedeng sabihin na makabago na tayo ngayon. Tapos na yan. 1800s pa yan. Hindi ho. Kasi ang nangyayari po ngayon, history repeats itself. Just like what happened nga po noong pong panahon ni Apo Lakay. Mukhang bumabalik na naman po tayo sa pangyayari na yan. Kaya ang hakbang na maisog, buti na lamang po, ang ating dating presidente, PRRD, ay tumatayo sa ating mga kababayan para pangunahan ang panawagang ito. Dahil kung wala po tayong leader na katulad ng ating dating mahal na Pangulo, sabi ko nga, babalik tayo dun sa una, sinong isang payak na Pilipino ang tatayo at magsasalita? So wala po silang lakas ng loob at wala silang kapangyarihan, wala silang kakayahan na manawagan sa ating gobyerno. Dahil dito pa lang kitang-kita natin ang lakas ng panawagan ng maisog kayang baliwalain. Ano pa ho kaya yung mga simpleng Pilipino lang na nagugutom at sumisigaw at sinasabi mismo ng alter ego ng ating Pangulo kasalukuyang administrasyon na haka-haka lamang ang kahirapan. Kung haka-haka lamang po ang kahirapan, ginuungga doon, kayo po ay inahamon namin, babaan nyo ho yung pwesto. Kasi ho, yung pinapasahod ng taong bayan na nanggagaling po sa dugo at pawis ng mamamayan ay isang haka-hakan departamento lamang. Kaya kami po ay nananawagan, bumaba ka na dyan. Kasi ho, walang kwenta yung departamentong hawak nyo. Dahil haka-haka lang pala ang kahirapan ng Pilipino sa inyong palagay. Sir, with all that is happening, no, with the Maisog rally, paano nyo po ba masasabi or is there an indicator, meron ba kayong batayan, na yung mga mensahe ng Maisog ay naririnig ito ng gobyerno at ng taong bayan? I think sa part ng gobyerno, hindi lang naririnig. Tumatagos sa kanila yung pagsita natin or pagkuna natin sa kasalukuyang liderato. Bakit? Yung pagpigil, paglalagay ng mga trucks or pagharang doon sa mga lugar, ano yun? Haka-haka lang ba yun? Di ba? So kung walang talab ang Maisog rally, siguro pwede naman kaming makisabay na lang din sa takbo ng panahon. Pero nakikita nga natin na habang sabi na mayroong culture ang Pilipino, habang pinipigil, lalo tayong nanggigigil. Di ba? So yung ginagawa ng gobyerno, kala nila natatapos yung problema. Ang nangyayari, lalo lang nag-rebound, lalo lang nagtatanong ang taong bayan, bakit ba patuloy ang Maisog rally? Bakit ba mayroong Maisog rally na kung tutuusin ang ating dating Pangulong Duterte ay pwede namang mag-retire na, hindi na makilahok sa gulo ng politika, pero siya yung namumuno sa atin. Diba? What will benefit him kung siya pa mismo yung tatayo? Diba? Iniisip niya, sabi nga niya, ginagawa niya to dahil mahal niya ang bansang Pilipinas. At ganoon din yung reason ng Maisog rally. Mahal natin yung bansa natin. Hindi natin sinasabing, hindi natin mahal si BBM. Hindi natin mahal yung mga naglilingkod. Pero kung sila yung dahilan na mayroong pigsa, may sugat ang taong bayan, kailangan iparinig natin, makarating sa kanugnugnugan o nakakanayunan yung problema na dinadanas. Kasi bakit? Ang mga politiko, nilulustay ang pondo ng taong bayan, samantalang si Juan de la Cruz, ayun, umaasa na kahit yung 20 pesos na bigas, umaasa na maabutan ng ayuda, pero hindi nakakatanggap ng tama. So, with that all reason, ay pilit nating gagawin to. Not because magbe-benefit tayo. Ginagawa natin to for the future generation na hindi na magkaroon ng problema. At ang isa pa nakakalungkot kasi, kung matatandaan natin, ilang dekada na hindi na ipalibing ang isang Apo Lakal sa President Marcos. Dahil lang sa isang Pangulong Duterte, kaya ibinigay yung respeto. Sana naman ang nanunungkulan ngayon, BBM, Presidente BBM, ibigay mo din yung respeto.
Sa mga pangyayaring iyong araw, ang pag-uulat nito ay nagtatapos na. Naway nagbigay ito ng karagdagang kaalaman at pag-unawa sa mga pangyayari sa ating lipunan. Patuloy tayong maging bahagi at mapanuri sa mga susunod na kaganapan. Maraming salamat sa inyong pagkikinig at pagtangkilik sa aming balita. Hanggang sa susunod na pagkakataon, ito ang Bangon Pinas, nagbabalita para sa inyo.